Yun yung mga ano no, I mean yung pagkakagawa ng movies nung 90s, almost same. Pero yung lagi may kikidnapin tas mayroon sa warehouse. Yung takbo ng kwento ganun, tas parang may mga ano, kurot sa puso moments. Tas lagi tapos, huli ang ano, police pag nagka-actionan sa warehouse. Teo, huli ang police pag nagka-actionan sa warehouse. Tapos, ang ending lagi ay sayawan sa beach. Sayawan sa swimming pool. Sa swimming pool. Sa resort. Teo, oo. Pag lahat ng tagmamahal sa'yo, itinataboy mo, hindi ka magiging masaya. Wow. Te, anong pelikula yun? Acting na acting ka dun, te. Yes. Pero tanda, alam na alam natin lahat yan. Kasi yan ay ang Pulubi at ang Prinsesa. Yes. Kasama si Camille Pratt. Nag-iisang Camille Pratt. Ang, si Camille Pratt sa ata ang ano talaga, parang ano ba, ultimate child star nung 90s, no? Ito, te, ito yung akin. Hmm. Kanta to. Buto Kalansay. Ayun, mali. Buto Tabi, Kalansay, tabi-tabi po sa bangkay, lulugo. Ah, ang galing. Alam mo, di ko, hirap ako dun sa tono, as usual. Alam ko lang yung, lulubog, lilitaw. Sa saradong hukay. Sa saradong hukay. Ano yun? Buto Kalansay. Siyempre, Magic Temple. Magic Temple. Siyempre, nandun yung... Doon din talaga nakita yung ano. Doon ko naging crush si Ana La Rosea. Si Ana La Rosea talaga, saka si Camille Pratt. Ang ultimate, parang childhood crush. So, ayun nga mga ka-justers, mga kodama, ka-legends, hello. Ang topic natin for this episode ay mga movies nung bata kami. Nung yung mga movies. Favorite movies namin, 90s to 2000s. 90s movies to 90s na lang, sige. Baka early 2000s, di ba? Parang may magkakadikit pa rin naman yun. Oo. Ako, te, saan ka nanonood ng movie? Ako kasi meron, nung bata kami, meron kaming Cinema One. So, kahit hindi ko siya panahon, na-watch ko din yung mga magagandang movies. Oo, te. Kasi wala kaming pang sine. So, meron kaming cable na lang. Hindi ko to napanood sa sinehan, itong mga movies na to. Pero napanood ko siya sa Cinema One. Yun, ako ngayon, nababalikan natin siya. Yung iba, nababalikan natin sa Netflix. May mga available naman sa Netflix. Wala masyado sa Netflix. Meron. May iba. Eh, wala mga yung or 90s. Luma. Mga 90s. Pero yung mga 90s, parang naglabas lately si Star Cinema sa YouTube channel nila. Sa YouTube? Nila. Wala sa Netflix. Diba? Okay. Yun, saka, oo, Cinema One. Tapos yan, PBO naman sa parang mga Viva. Pag mga Viva, ganun. Tapos syempre kapag ka, ano, te, pagka, normally pagka holidays, yung pagkamahal na araw, yan ang mga palabas, diba? Yung mga lumang movies, mga 90s yes, movies, diba? That made us. Wow. That made us. Ano yung first movie mo na napanood sa tinehan? Hindi ko maalala, pero naalala ko nung bata kami, lagi kami nanonood ng Enteng Kambisote. Every Pasko yan, mga kakodama. Oh, 90s pa ba yun? 2000s na yata yun. Eh. Pero ano, bata pa ako eh, na ano ko, naalala ko na nanonood kami. Yun yung naalala ko na panood namin na Enteng Kambisote sa sinehan. Pero yung mga 90s, anong mga favorite mo? Ako siguro, ito nga, ang Bulubi at ang Prinsesa, grabe yung effect niya as a... No? As a bata. Parang, as a bata. So, pag napanood ang dami kasing, ko, ano, ang dami kasing lesson. Life lessons. Life lesson. Bawal magmaldita. Lalo sa mga batang babae, no? Oo. Relate na relate sila dyan. Totoo. Ano pa ba? Sara at ang Munting Prinsesa, nabanggit na natin last episode. Oo, isa si din Sarah. Yun na favorite ko na panood noong bata Princess ako. Princess Sarah. Ang ano kasi, no, parang ang fun nung Princess Sarah, parang happy-happy lang. Though may ibang madrama, pero ang fun yung mga sayaw-sayawan, kanta-kantahan. Musical. Oo, teka, ito, Ibong Adarna. Yes, ang TV the movie. Ang TV the movie, Ibong Adarna. Gusto ko yung ending talaga nun. Tadama yung parang, parang ano talaga eh, parang nakalabas. Festival. Ah, hindi. Ang naalala kong ending kasi nakalabas ng Ibong Adarna yung isang kontrabida. Ah, hindi mo pumunta naalala. Siya sa ano? Pumunta siya sa totoong sa, mundo. Oo. Yun yung naalala kong ending niya. Ang saya. Ang gusto ko yun, parang yun na, yung
festive, yung parang kumakanta pa sila ng parang bago, ang harian ito. Ang daming artista doon, no? Ang daming artista, tuwang-tuwa ka kasi parang, yun yung mga artista ang pinapanood mo. Oo. As a fan ng artista, ang saya nun, Jolina Magdangal. Yung may Monster ba? Magic Temple? Yung ang Monster ay parang mga baboy? Ibong Adarna ba? O Magic Temple? Na, medyo nalito ako. Medyo magkaka-feelas yan. Kasi may, oo, meron pang tatlo yan eh. Magic Ibong Temple, Adarna. Magic Kingdom. Hindi ko tatlo. Alam mo, minsan nalilito ako sa Magic Kingdom saka sa Magic Temple. Wait, alam ko lang, pag Magic Kingdom, Ann Curtis. Si ano... Anong pangalan niya? Si... Dahlia. Dahlia. Nakakatakot yun. Diba? Tapos Magic Kingdom, ay Magic Temple naman ay yung Ana La Rosella. Oo, yung tatlo lang Lulubog sila. Lulubog Lilitaw. Hindi ko maalala kung anong nauna. Nauna ata yung pero temple. Favorite ko yung dalawa, Magic Temple saka Magic Kingdom. Yung wala na yung mga bina. Ano dito, no? Wala na yung mga... Parang wala na sila... Hindi na sila active sa showbiz, no? Hindi na sila artista, oo. Yung pero sobra, no? Until now, kapag gustong-gusto ko pa rin yan nakikita, napapanood yung Magic Temple. De, iba yung ano, no? Iba yung parang excitement or iba yung build-up ng story niya. Saka pag matanda ka na tapos pinanood mo, nakakahanga yung production. Oo, totoo. Na parang wala ka nang nostalgic. Mawawish na gano'n. Nostalgic. Oo, totoo. Parang yun yung kakaiba. Parang gano'n, kakaiba nung time natin na hindi mo akalain na kayang gawin. Kaya talaga. And of course, kaya naman talaga ng mga Pilipino up until now naman. Saka diba? Yung mga ano, yung mga set. Ngayon kasi, te, pag may mga ganong mga set, laging computerized na. Oo. Ito talaga ano kita mong din, ano. Dinayo. Binuo yung set, dinayo. Mm-hmm. Ang ako hanga ako sa Magic Temple at saka mm-hmm. Magic Kingdom. Saka iba yung story ng friendship. Iba din pag bata mga bida. Oo, tapos, yung nung bata tayo, ang mga favorite nating movie, yung mga bida ay bata din. Mga bata, oo. Yan sila, Serena Dalrymple. Si Serena Dalrymple. De, oo, yung mo. Lagi siyang mga anak ng mga komedyante. Oo. Di ba? O kaya Inampon. Inampon. De, yung ano, Inampon siya. Hindi ko matandaan kung anong movie yun. Kasama na si Dolphy. Tapos si Gloria. Bata, Gloria. Bata-bata, paano ka ginawa? Hindi. Yun ba yun? Alam ko yan. May something yun, sa ano si Gloria Romero. Oo, okay. Ang ganda ng movie na yun. Gusto ko rin yun. Tapos si Lola Barbie ang tawag niya ata kay Gloria Romero dun. Iba pa pala yung bata-bata, paano ka ginawa? Carlo Aquino yun and Vilma Santos. Vilma Santos. Maganda din yun. Okay, oo. Yan ang magusto naman ng mga nanay natin bilang Vilma yan. Ang tanda ko, tayo, ang unsang isa din na way na Daddy, alam ko na, Daddy O, Baby O. Oh, Daddy, may team song, may kanta din yan, Daddy O, Baby O. O, di ba? Ang ganda niya, nakakaiyak. In fairness talaga, nakakaiyak. Yun yung mga, ano, no, I mean, yung pagkakagawa ng movies nung 90s, almost the same plot sila. Yung parang, hindi naman same. Na, pero yung naging may kikidnapin, tapos mayroon sa warehouse. Yung takbo ng kwento, ganun. Tapos parang, may mga ano, kurot sa puso moments. Tapos laging huli ang ano police pag nagka-actionan sa warehouse. Teo, huli ang police pag nagka-actionan sa warehouse. Tapos, ang ending lagi ay sayawan sa beach. Sayawan sa swimming pool. Sa swimming pool. Sa resort. Teo, yun yung mga ano, yun yung talaga yung mga tumatak sa akin na parang ganyan talaga nabuo yung cinema nung 90s no. Saka ano, bet ko yung mga movies ni Redford White ni Carding ba yung pangalan? Mahaba yung si Babalu. Saka si Dolphy, bet si na bet natin yung mga movies niyan noon. Totoo. Talaga ay yung mga slapstick comedy no. Syempre mm-hmm. nung time na yon, yung pa yung nakakatawa sa atin. Kasi ito favorite ko din yung ano Once Upon a Time the movie. Si Serena Dalrymple din to. Sino? Serena? Ikaw bingi ka. Serena ang sabi ko. Ah, Serena ba? Serena. Serena Dalrymple. Dalrymple. Na, iba rin yan. Kasi no? Edad ko yan eh. Parang idol-idol ko siya. Kasi edad ko siya. Tanda mo si Serena. Ayun ko, tanda ko. Yung parang hindi ko alam dati na babae pala si Serena Dalrymple. Talaga? Kasi, hindi, kasi nauna siyang nakilala sa Jollibee na commercial. Ay, hindi ko maalala isa pa, ang roots isa niya. Pa, isa pa ang chicken joy. Siya yun. Siya yun. Tama ba?
Oo, kung di ako nagkakamali. Kindly, baka magkamali tayo. Oo, pakikorrect po ako. Pero alam ko siya yun. Tapos boycott, di ba medyo boycott yan si Serena Dalrymple. Oo. Last, laging malalaki yung t-shirt niya. Mm-hmm. Lagi siya naaampon, nakikidnap din. Te, ito pa favorite ko. Ano te? Puso sige, ng Pasko. Wish. Ang ganda nun, te. Te, oo, ang ganda nun. Tapos parang simple lang siya, pero parang amazing. Yung mga, may panyebe. Yung natutupad yung mga wish nila. Ang drama din niya, di ba? Nakakaiyak siya. Yes. Tapos yung parang ano nila. Yan, no? Kung di ako nagkakamali, yan yung i-demolish na yung bahay. Oo. Bilibet pa nung masasamang tita. Yes. Tapos dun nakita yung ano, yung titulo ng bahay. Tama ba? Sa ano? Si Ubo. Te, ang alam mo, hirap na hirap ako mag-delete ng Ubo mo. Ay, sorry. Ano tawag dito? Nahanap yung titulo sa, wala sa painting eh. Parang, ang di ba yung painting ay rosas? Hinanap nila yung pinagtaniman ng rosas doon, nakabaon, nandun yung titulo ng bahay. Naalala mo? Hindi ko masyadong matandaan yung ano, yung part kaya, na yan. Kahit nung matanda na ako. Pinapanood mo pa? Oo, pag pinalabas siya sa Cinema One, papanoorin ko pa rin. Ito pati, favorite ko din. Kaka-rewatch lang namin ito. Healing. Te, gusto ko yung Healing. Sasabihin ko pa lang, Healing, gawa ng Marinela. Alam mo yung Marinela? Yung teleserye nila. Teleserye din nila yan. Camille Prats. Serena Dalrymple at ano. Shaina Magdaya. Ang ganda niyan. Ang ganda nito. Ano siya, maraming story. Ay, maraming characters. Pero ang bida talaga ay si Camille. Kung Camille saan, Prats. Pag may hinawakan niya yung isang tao, tapos may hiniling. Ay, may hiniling, tapos nahawakan niya matutupad. Yes. Tapos yung mga napatupad na mga healing eh parang naging problem. Yes, oo, no. Yung ang isa diyan na pinaka natatandaan kong hiniling yung gusto ni Paolo Contis na magkagusto sa kanya yung lahat ng babae, yung mga babae. Tapos parang lahat ng babae may gusto sa kanya na no. Ang ano pa may gusto sa ang crush niya pa noon ang si ano Vanessa Del Valle ba 'yun? Vanessa Del Bianco. Vanessa Del Bianco? Siya ba? Basta Michelle, yung Vanessa na sikat. Vanessa Del Bianco. Na tapos, ano? Sa kasino, ano? Tapos yung nanay ni Serena Dalrymple ay sila Joy Viado. Na Viado. Humiling na, si Serena naman ay humiling na maging mayaman. Tama ba? Oo, parang ganun na eh. Manalo sa loto. Oo, yun. Ayun, Healing. Ikaw, anong ending ng Healing? Ang nagbigay ng power sa kanya si ano? Gina Pareño. Gina Pareño. Dahil binigyan siya ng cake. Si Gina Pareño nagtitinda ng plastic ng mga planggana, tabo, tas iba rin si Gina Pareño, no? Parang isa din, parang ano din siya, icon din siya ng icon mga ng 90s. Movies, no? Laging nanay. Nanay. Tanda ko siya si Blank Bayawak sa ano eh. Magic Temple. Magic Temple, eh, no? Teklang Bayawak ba? Teklang Bayawak. Ginang, basta yung ano, meron siyang, yung lagi siyang binibitin. Oo, pero nabubuhay pa. Gas gusto niya nang mamatay. Oo. Teklang Bayawak nga yan. Ang ganda ng, kaya ang ganda ng story talaga ng Magic Temple. Bumabalik sa Magic Temple. Balik tayo sa Magic Temple. Paulit-ulit namin yung mababanggit Magic Temple kasi parang hindi na yan naulit. Wala nang naging ganyang gagandang movie ngayon. Oo. No? Pero parang ano, nabalitaan ko, gusto nilang i-remake yan eh. Meron silang itong ano ha, itong 2020 na ano nga yung tuwing December. MMFF. Pinanood ko, tinry ko Magic Land. Magic Land, oo. Nakita ano naman, nag-attempt. Pwede naman, pero parang ang gulo masyado ng story dahil ang daming nangyari. Mm-hmm. Yung Magic Temple kasi okay, hindi siya sobrang sa ano, no? Yung Magic Temple, hindi siya super parang graphics talaga. Parang ganun, yung mga powers nila, simple lang. Hindi, yung ngayon kasi talagang kita mo yung parang ano eh, CGI na yung tawag, no? Oo. Kaya parang nung bata tayo siguro, ellipse na ellipse na rin talaga tayo dyan sa Magic Temple. Te, isa pang ano yan, parang Batang X. Ah, yeah, I remember Batang X. Pero parang pwede ko siya favorite. Gusto ko yung Batang X kasi naging teleserye pa yan. Eh. Nandun si Ana La Rosella sa Batang X. Oo. Tapos si ang kalaban ay doon ata ay si Aiko Melendez.
Pero napanood ko yan. Hindi ko lang siya naging favorite. Hindi ba siya naging favorite? Pero naalala ko na ano yan. Te, ito ang, alam mo ba kung anong naalala ko kay Ana Lorosea na movie? Ano, te? Yung ano, wait lang. Baby Love? Baby Love, te. Baby Love. Oh, napanood ko yan sa Cinema dahil One. Dahil talandi ako. Talandi ako. Teka, kinasal-kasal sila doon ng bida sa ano, yung bida sa bida Magic sa, Temple. Oo, si Jubal. Oo, te, kilig na kilig ako dyan. Bata-bata, tapos kinasal-kasal, nagtanan-tanan sila. Nagtanan. Ilang taon lang. Ilang taon lang ni sila noon. Siguro mali yung movie na yon kung yung time na to, sa tingin mo. Gusto ko siya i-rewatch. Hindi ha? Hindi ko masabing mali, kasi parang nag-enjoy naman tayo. Nag-enjoy parang, tayo, pero ang bata. Parang ito yung talaga na ano, parental guidance is isa mas. Isa mas. Kasi syempre, kailangan mo rin i-explain and hindi naman natin alam na baka naman talaga may mga, meron naman din siguro talagang talandi na ano. Pero bata naman sila parehos, pareha. Uh-oh. Bali kung parang matanda ang na drama, yung no, ang drama ng Baby Love para sa ganong edad. Oo, kaya siguro din, bata pa lang ako, may crush-crush na ako dahil sa Baby Love. Baby Love ang dahilan. Baby Love ang dahilan kung ba't ang dami kong crush, bata pa lang ako. Tsaka! Anong pa ba? Tapos din, medyo tumanda-tanda na, syempre, ayan, lumabas na yung mga love team. Love mga, teams. Syempre, Julina Marvin, mga Hey Babe. Kaya gusto ko sa kayo, Hey Babe, sa kayong, ano yung, Loves Kita. Loves Kita, okay ka lang. Okay ka lang. Syempre. The iconic, ano, Bujoy moment. Tama ba? Doon yun, no? Iconic talaga yun, no? Oo, yung ano. Ano yung linya niya doon? Oh yes, kaibigan mo lang ako. Ito, syempre, isa-search natin. Jolina. Yun, gusto ko yun. Tapos yung, ano, Got to Believe. Eh, medyo recent na yung, oh, yung Got to Believe. Recent, matanda ano, na tayo niyan. Early 2000. Oo. Ang so, ano, ito, favorite mo ba yung isusumbong kita sa tatay ko? Julie, ay ano, Judy Ann Santos. Oh, favorite ko siya. Ano, FPJ. FPJ. Tanda ko, meron ka, movie ni FPJ yung una naming pinanood. Sa deep ay sa ano, sa VHS. VHS o Betamax. Yung, di ba, usap rin pupunta ka sa ano? Sa magre-rent. Oo, oh, magre-renta ka ng ano? Na CD? O kaya VHS? Ano nga? Video Center? Video... Para, ano yan? Sa isip ko, Odyssey. Hindi nga pala yun. Nabutan ko rin yun, yung magre-rent ka ng movie. Rent ka ng movie. Nung una, ano, VHS, tapos CD na. Yung una namin pinanood ay ang Dalubhasa ba pangalan? Basta movie yun ni FPJ, na parang ganun. Hindi ako mahilig kasi sa action ng bata eh. Ah, parang si Papa mahiling manood pero hindi ako nakikinood sa kanya. Kami mga nakikinood. Mga comedy. Yun ang mga Red Ford White, no? Mga Red Ford. Dolphy. Gusto mo sa kanya ano, Tatay Nick. Ah, yes. Dolphy. Yung ano, parang parody ng Titanic. Oo. Sasha Padilla. Bandol. Gusto ko yung puro Tagalog. Oo, te. Gusto ko, gusto ko yung puro Tagalog yung nababanggit natin. Pero sige, magbabanggit ako ng favorite ko nung bata ako na English. Siguro wow, napanood ko to dahil nirent din. Te, Home Alone. A fan ka home ako alone. Na Home Alone. Oo, Home Alone. Ilang Home Alone meron? Parang 4 na, 3. Gusto ko rin yung Home Alone. Pag Pasko, no, yun ang gusto mong panoorin. Mm-mm. Home Alone. Sino nga yung bida dyan? Hindi kilala. Tuloy si Macaulay Culkin. Wow. Ayan, sigat na sigat yung Home Alone eh. Oo. Saka meron akong isang, hindi ko matandaan yung isang movie. Pero ang alam ko, yung first movie na pinanood ko sa sinehan ay Anastasia, cartoons. Wow, yaman. Anastasia. Nasama lang ng kapitbahay. Oo. Nasama ng kapitbahay. Oo, kasi parang since kami may tindahan, hindi ako, hindi kami nakakalabas masyado. Tapos yung kapitbahay, laging lumalabas. Ako yung dala-dala na papasama sa mga pa-pelikula. Na wait, napaswerte ka dun. Ano talaga, te? Nailibre. Nailibre. Nagustuhan mo, naintindihan mo. Siguro kasi yun, kaya hindi ko bet ang mga English doon. Hindi ko pa masyadong maintindihan. Ah, sa bagay, te. Pero nakakaiyak. Naiyak ako dyan sa Anastasia na yun. Hindi ko siya napanood. Parang nahiwala. Sa pagkakantanda ko ay... Parang nahiwala yan si Anastasia sa pamilya niya. Bonay. Tapos nakakaiyak.
Nakakaiyak, panoorin mo. Must watch din. Oh, sige, sige. Uh-oh. Noted with thanks sa Anastasia. Anastasia. Isa pang, gusto ko, uso din nung ano, 90s yung mga barkada movies. Yes, syempre, Flames. Flames. Flames, ang ganda ng Flames. Ganda ng Flames. Kakapanood ko lang ata ulit nun. In a ano creative way. Ano in a creative way? Well, syempre, basta napanood natin yung Flames. Ay, te, ito pa, 90s, favorite ko, Doremi. Doremi. Si Regine, si Donna Cross talaga. Donna Cross ako si Mikey. Ang favorite ko, te, dun sa tatlo, si Mikey Kawangko. Favorite ko yun nung bata ako si Mikey. Parang feeling ko kamukha ko siya, feeling. Ang pleasing kasi ng mukha ni Mikey, no? Ang amo. Ang bait-bait niya. Totoo. Tapos pag gumiti siya, parang ang pleasant. Mm-mm. Si Regine kasi medyo loud, di ba? Oo. Sa kasi siya, na, siya, pabebe. Si Regine yung medyo masa. Di ba? Parang ganun. So, si Donna Cruz naman, si Donna parang ang sosyal. Parang sosyal ang tingin ko kay Donna Cruz. Oo, totoo. Tapos medyo si Mikey Kawangko, parang siyang minsan boyish. Di ba? Naalala mo sa mga movies. Parang di ko masyadong pinanood yung movies nila. Ang natatandaan ko is yung barkada movies naman. Yung mga ano, G-Mic, The Reunion. Mm-mm. Meron pang horror niyan eh. Teh, gusto ko yung ano, Magandang Hating Gabi. Yun ata yung sinasabi mo. Parang horror. Horror. Parang nakasakay sila sa van. Tapos parang alas 12. Si Herman Moreno ata yung multo dito eh. Tapos parang, hindi siya yung nagkakwento yata. Oo, pero sa ending siya yung parang kalaban talaga. Hindi, yung van, te, may nangyari doon. May sumakay na pamilya dati na namatay. Pili nung naalala ko. Oo. Tanda ko yun. Si Angelica Panganiban pa nga yung bata doon eh. Na isang namatay. Kaya sila minumulto. Yun yung sa kwento. Pero parang yung van, te, parang huminto sila eh. Parang ganun. Or paikot-ikot na sila. Ganun naman lagi yung kwento. Yung parang naliligaw na sila. Oo. Tapos parang huminto sila dun sa kay Herman Moreno nga. Tapos yun na si lolo mo ay nagkwento na ng mga nakakatawa. Magandang Hating Gabi yan? Oo, Magandang Hating Gabi. Mm. Tama ba? Tama. Sila Dieter Ocampo? Wait lang. Ano yan, barkada? Dieter Ocampo, G. Tonji ata yan. Tanda si Bojo Molina. Bojo Molina. Mayling yes. Dizon. Mayling yes. Dizon. Hating Gabi. Oo. Hating Gabi lang. Gets ko na. Diba? Angelica de la Cruz. Angelica de la Cruz. Pero ano na siya, te? Hindi siya 90s. Ah, 1998. Pasok pa naman. Ewan ko kung pasok pa ito sa 90s. So wait lang, sa Magandang Hating Gabi, doon sa, parang ano siya, three parts din, tama ba? Yes, kasi nga si Herman Moreno nagkukwento ng mga nakakatakot. Oo, tapos si Angelica de la Cruz, te, siya ikuba. Yes, nasa dorm. Angelica de la Cruz at Jericho Rosales nga ba ang partners doon? No, parang ganun. Parang Rico yan. Rico yan. Char. Rico yan. Ah, oo. Tama. Jericho. Jericho, di ba? Na-na-na-na-na-na-na. Lasa-lasada yan. Na-na-na-na-na-na-na. Lasa-lasada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan. Yan, gusto ko yung Magandang Hating Gabi. Siyempre, at of course, siyempre yung Shake, Rattle, and Roll. Na hindi na natapos. pero kasi parang feeling ko yung mga Shake, Rattle, and Roll nung panahon ng 90s, nakakatakot talaga. Ako'y tumatakbo sa ano, pag pinapalabas yan ng ano, sa TV lang. Kaya ako yung hindi nanonood. Trailer? Hindi, minsan kasi, di ba, free TV, pinapalabas na rin yan. Hindi ako nanonood, nandun lang ako sa kwarto kasi takot na takot ako dyan sa Shake, Rattle, and Roll nung bata. Ako, nung bata, takot na takot ako. Ngayon nung, ay tawa-tawa na lang. Nung tumanda kasi tayo, yung mga naging Shake, Rattle, and Roll, hindi na masyado nakakatakot, no? Ano na siya? Halo na siya. May parang comedy na siya. Karamihan comedy na. Parang ganun. Sige, te. So, dinami-dami ng Shake, and Rattle, and Roll episode. Shake, and Rattle, and Roll. Shake, and Rattle, and Roll. And rolling, and rolling, and give the give. Char. Ano ang favorite buong episode? Hindi ko alam kung anong episode to. Pero ang tanda ko ay si Aiza Siguera.
Na parang may kinukuha yung mga bata sa ano, sa parang may puno doon, kinukuha yung mga bata ng kapre. Yun yung tanda ko. Hindi ko matandaan yung ibang shake. Ikaw, sige, ikaw. Baka mukhang tanda mo yan eh. Oo. Yung favorite ko, medyo bago na siya. MRT yung title. Saka, tapos parang may isang page, yung Sine Panghalina yata sa Facebook, na nirank nila lahat ng Shake, Rotten, and Roll episode. Tapos number one nila yung MRT. Alam ko, ang tanda ko nun. Na pala yan. Okay. Gusto ko siya. Sila ano naman yan, di lang lumalabas talaga na mahilig ako sa artista, no? Tanda-tanda ko yung mga... Marilyn Reyes, yung anak ni Joey. Ano pa rin yung anak ni Joey? Eugene Domingo nandyan, no? Eugene Domingo. Dennis Trillo? Wala si Dennis Trillo. Ibang episode. Basta maraming artista to kasi parang nakasakay sila lahat sa ano sa MRT. Though hindi siya 90s nga naman. Pero nakita ko, maram, in fairness, meron din talagang, kasi tatlong episode din naman yan per Shake, Rattle, and Roll. Eh. Oo, parang meron dami. Isa, lagi na nag-stand out, di ba? Ang ito, ang hindi, ang isa pang natakot ako nung bata ako, na Shake, Rattle, and Roll, parang may nagdi-deliver, tapos sa TV may lumalabas. Hindi ko alam kung sino bida. Medyo bag-una siya eh, medyo una. Hindi ka alam. Basta medyo unang part siya ng Shake, Rattle, and Roll na, ano, may nagdi-deliver, ang dini-deliver Manika, tapos si Manika naglalaro. Ay, yun yung nagmumulto. Parang si Aiza Seguera din yun. Hindi. O, si, isa din yan si Aiza Seguera, ang ano, ultimate ang ano rin natin yan. Oo. Child star. Madami pala nilang ultimate child stars, no? Pwede siyang barkada na ultimate child stars. Tapos ang love team ni, ano dati, nung bata siya, si Aiza, ay si Spencer Reyes. Spencer Reyes. Tapos tanda mo, day, pagka, ano, gusto ko rin yung movie din ng ano, yung mga teleserye na ginagawang movie. Mula Esperanza. Sa Puso the Movie at Esperanza the Movie. Siyempre, iconic yung mga pagpapasabog ni Selena ng bus. Mm-mm. Ni Via. Memorable din. At ang pagsabog din ng bus ni nung nanay ni Esperanza. Kaya nagkahiwa-hiwalay sila Esperanza. Tanda mo pa yun? Hindi ako masyado matalasera, pero dahil iconic siya, medyo naalala ko. Oh, so, Charo Santos ang nanay nila doon. Tadagdag ko lang doon sa kanina, nung sinabi mo sa Barca, the movies. Favorite ko rin yung TGIS, the movie. Parang ang mas pinapanood ko kasi ang TGIS eh. Oh, wow. Siyempre, Angelou, Bobby, yung barkadahan din, sina... Nalimutan ko Raven, yung mga pangalan. Raven, Villanueva. Ang nangyari sa TGIS, the movie... ay nag-rent sila ng yate, tapos parang na-stranded sila sa island. Di mo to alam? Hindi. Basta tas doon, tas may mga challenges doon, nag-aaway-aaway sila, ganun. Maganda. Tas niligtas sila. TGIS the movie. meron naman ako isang movie na parang suspense to, pero barkada movie din sila. Tapos parang ang ending ay killer si Carmina Villarubel. Shit, anong... Baka recent lang yan. Hindi ko alam. Hindi, te. Ano, luma na rin to. Kasi parang barkada mo. Sila Juan Migbondok to. Basta parang magkapatid dito si Carmina Villarroel at si Eric Kison. Ay, hindi ko maalala yan, te. Gustong-gusto ko rin yun, te. Parang iba yung kaba ng dibdib ko pagka nung napanood ko yung... Hindi ko alam kung movie siya or special lang something sa TV. Diba? Mm-mm. Eh, hindi ko lang alam kung pasok pa to sa 2000 or 90s. Mm-mm. Yung Jollogs the Movie. 2000 siya, early 2000s. Early 2000. Pero yun, isa din siya sa pinakagusto kong movie. Kasi parang, ang ganda nung pagkakatahi-tahi ng kwento. Favorite ko rin yan, Jollogs. Diba? Favorite ko dito si ano, si Jody Santa Maria at Assunta de Rossi. Yung parang pagbukas yung Assunta de Rossi, yung nadala siya sa Alive Alive. Maganda yan. Diba? Iba yung ano. Naalala ko nga, dahil sa favorite ko yan, Jollogs, ano, ginawa ko siya nung first year para may project kami na ano, na video. Mm-mm. Tapos ginawa kong parang may concept yung Jollogs doon na ginaya ko. Yung iba, di ba sa Jollogs, iba-iba yung ano, iba-ibang mga character sila, tapos iba-ibang personality. Parang mga ganun. Pero parang may isa, parang nagdikit-dikit yung kwento nila kasi dahil sa isang pangyayari. Mm-mm.
Makakamiss. Ma-rewatch nga ang Jolos. Oo. Tapos din, ang tanda ko nun, Julia Clarete nandun. John Prats. Oo. Dami-daming artista. Gusto ko yung mga maraming artista talaga. Pagka, ano. Pero yun, ano pang mga movies yung pinanood mo? Hindi ko alam, te. Kung gusto mo ba yung mga movies dati ni na Andrew E? Tina, kasi mas ano kami, 7 nga kami, di ba? So, mm-hmm. Alam namin yung mga movie ni Andrew E, yung mga humahanap ka ng... Oh, Michael pangit. V, humahanap ka ng pangit. Yan, pinapanood ko din yung mga movie nila nung 90. Mas maano kami, Dolphy talaga kasi Channel 2 as a ABS-CBN, as a Star Cinema fan. Oo. Pero te, kunyari, kung may movie na parang hindi ka pinatulog or hindi ka... Yung masyado ka naapektuhan ng bata, ano? Hindi ko alam kung papasok sa 90s, pero Magnificent eh. Same tayo. Hey, grabe yung Magnificent. Oo, parang kung winasak. Oo, sobrang traumatic. Parang nakakatakot. Ay, parang... Oo. Oo, same tayo. Ang bigat ng Magnifico. Sinerge ko 2003 siya. 2003. Ang galing ng mga cast talaga. Ang galing din kasi doon ng twist. So, kung hindi nyo pa napaparin yung Magnifico, spoiler pa ba yun? Parang ang dami namang nakapanood. Naalala ko pati na napanood ko tong Magnifico sa school. Mm-mm. Dahil parang may film showing. Kasi may bayad. Yung pag may mga foundation day. Tapos may ano, reaction paper pagkatapos. Kasi syempre, iyak-iyak ka doon. Tapos titignan mo din yung mga klase mo kung umiiyak din sila. De, pag may umiyak na, dapat makiiyak ka na. Ay, oh. Umiyak si ka na. Iiyak din ako. Hindi pwedeng ikaw lang. Mamaya pagbukas ng ilaw paga ang mata niya, dapat ako din. Ayun. Ano isa din tayo, ano, ang tanging ina mo. 2000s din yan eh. Ang tanging ina lang tayo, walang ina. Ang tanging ina. Wala ako talaga mula. Favorite ko yan. Sa sini ko yan pinanood. Mm-mm. Ang tanging ina. Yan yung isa din talagang, though 2000 siya, pero parang, ano siya, part pa rin talaga siya ng childhood natin eh. Di ba? Bata pa rin naman tayo nung time na yun. No? Pero grabe yan. Nakakaiyak yung... Hanggang ngayon, pag kunyari, papalabas siya sa TV or ano, papanoorin ko siya. Favorite. Ang ganda, ang ganda. Ang galing ng pagkakasulat. At saka, kung iisipin mo, si Ai, mas magaling siya sa drama. Totoo, ang galing. Nakakaiyak siyang mag-drama. Mm-mm. Pero kasi iba yung combination nila ni Eugene. Pagka magkasama sila, iba, ako natatawa talaga ako sa iba yung dating din ni Eugene Domingo talaga. Siguro. Kahit support siya, ang galing niya. Oo, ang galing-galing niya. Tapos alam mo yung ano, kahit nung mga nag-part 2 yung tanging ina, pinapanood pa rin ko, pero nakakalungkot na, syempre may mga lumipat na ng channel, lumipat na ng network. Na sila. So, hindi sila makalabas dun sa tanging ina. No, sina ano, si Heart. Si Por, hindi siya maka... Tapos memorize mo pa dati yung mga pangalan. Oo. Gusto ko talaga yung part na ang arte-arte ni Four kasi gusto niyang magkaroon ng Four ano siya. Ng debut. Tapos parang yung pala ang dami na nangyayari sa pamilya nila. Nagka-series din yan, te. After, oo. Dahil sa sobrang ano niya. Yes. Successful. Tapos yung iconic na hanggang ngayon may memes pa rin yung nawawala si Tenten. Ebingi si Tenten. Yeah, I know. Tapos parang dun lang. Tama ba? Dun lang nila na... Ah, oo nga dun pala. Nila alam naman pala nila na... Hindi, si Ai, doon niya na nalaman na bingi si Tenten. Nabingi si Tenten. Akala nila may diferensya lang. Tama hindi, ba? Alam kasi di ba hindi nagsasalita si Tenten? Oo, alam ng mga kapatid. Pero si, siyempre, di ba nga si Ina ay laging umaalis, ganyan, laging nag-work. Hindi niya alam. Mm-hmm. Di ba kaya din doon, iconic din na scene yung nagpatuloy mag-isa si Giro Manyo. Kasi hindi siya masamahan ng nanay niya. Mm-hmm. Tapos nagkasakit siya. Pero ang sakit... Ang isa sa masakit na part doon, te, ay yung nasa comedy bar si Ai, si Ina Montesilio, tapos nandun si Carlo Aquino.
Te heartbreaking. Heartbreaking. Tapos parang, alam mo yung secondhand and embarrassment na parang ikaw din, nasaktan ka for II na ganun yung feel ni, uh-oh, ni Carlo Aquino. Na parang, pinanood namin recently yan, yung tayong ina. Tapos si Jiang Jiang, hindi niya kaya yung pamangkin ko. Hindi niya kaya, di ba, be? Hindi mo kaya panoorin yung, ano, nung nakita niya yung nanay, na, ano, dinala yung jowa. Di ba ang jowa niya si Angelica Panganiban? Oo. Tapos dinala doon. Tapos may ilipat na, hindi niya kaya panoorin na makikita yung nanay na sumasayaw ng ibigay mo. Oo. Tapos grabe, no? Tapos parang, tinakwil kasi siya, eh. Di ba? Tapos alam mo ba, na-realize ko nung pinanood ko yan uli. Relatable pala si Marvin Agustin. Kasi syempre, bata pa ako nung pinanood. Kasi panganay siya doon, di ba? Tapos parang yes, hindi siya makapag-asa. Yung ano sa kanya, ang galing. Dahil siya nga yung kuya. Hanggang ngayon, ano pa rin siya? Okay pa rin siya ng movie. Oo, tumatak. Kasi it's ano tawag para doon? May tawag doon eh, pag maganda yung, hindi ko maalala ngayon. Pero ahead of its time. yung ahead of its time siya. Uh-oh. Yung kahit panoorin mo. Kasi may mga movies na, kunyari mga comedy movies noon, hindi na nakakatawa ngayon. Kasi hindi may na, mga jokes na off na dahil sa hindi mga hindi na applicable. Oo. Dahil sa mga woke. Mga pa-woke, tsaka hindi. Yung mga, syempre, mas sensitive na nga yung mga tao, saka mas ano na nga, informed na sila. Mm-hmm. Pero yung Tanging Ina, pag pinanood mo siya ngayon, maaano ka pa din. Okay, yes, pa rin. Tanging Ina. Saka yung ano, anak. 90s ba ang anak? Yes. Mm-mm. Yun. Te, iba rin yun. Nung bata ako, hindi ko yung gusto. Nung pinanood ko siya, na-appreciate ko siya nung matanda na ako. Mm-hmm. Ako gusto ko siya kasi noon, siguro pa. Oo, te. Kasi gusto ko nga, bilang favorite ko siguro si Claudine Barreto. Hindi ko maiintindihan yung mga story noon. Ako na lang. Siyempre, yung sobrang bata mo pa. Gusto ko yung, ano, gusto ko lang si Claudine. Tapos yun, hindi ko mas sobrang naintindi, siyempre, nung bata ko. Pero ang ganda pala talaga ng story, no? Yes, oo. Ang ganda ng story. Tapos, parang marirealize mo talaga yung hirap din ng parents mo. Hindi lang pinapakita yung hirap ng parents mo na OFW. Pero kasi yun din talaga yung nararanasan ng mga tao, ng mga parents natin. Kasi kahit papano naman, minsan wala talaga silang oras sa sobrang dami ng parang nagtatrabaho sila for us, di ba? Saka siguro tayo, nung mga bata, nung tayo, ang dami nating mga classmate na ano, no? Ikaw, marami kang classmate na OFW yung parents. Hindi ako masyadong sure. Hindi ako masyadong sure. Kaya parang yung mga ganong movie, sikat din nung time natin, di ba, yung mga caregiver. Oo, saka hindi, saka kasi parang naging isikat siya kasi parang yung andam issues din ng OFW that time. Di ba, yung Sara Balabagan, hindi ko yung pinanood. Yung mga, kaya di ko rin, natatakot ako dyan, yung mga kontemplasyon, yung mga pelikula ni Nora Odor, natatakot yes, ako. Yes, saka tayo yung ano, Calvento Files. Alam ko siya. Pinanood ko yun. Pero hindi ako nakatulog ng ilang gabi. Yun, isa din yun, traumatic din yun, di ba? Bata pa tayo nun. Oo. Tapos yun yung parang nilaglag ba yun sa ano, balon? Sa balon. Eh, di ba? Kasi uso din sa atin nun yung parang ano, yung mga masaker, uso din nun, masaker. Ginawang life story, ginawang pelikula ang masaker, ang kidnapping, ni ganito, ni ganyan. Uso yun dati. Kaya nakakatakot din ang mga iba ang effectiveness ng mga kontrabida din dati. Uh-oh. Yung matatakot ka, te. Kasi ERARC to. Siya yung pinaka-kinakatakutan mo? Extrang hero ata. Doon siya sa movie na yun, ni parang ito, Andrew E. Ako, sa babae naman, te. Tanda-tanda ko yung mukha niya. Ang mga nakakatakot, Princess Punsalan. Princess Punsalan. Huwag mong kakantiin si Princess Punsalan. Siya yung mga nakakatakot na ano. Baka mabuhusan ka ng asido o kaya mapasabog ang ano. Princess Punsalan. Iba yung ano. Pero kasi kadalasan talaga, yung mga ano, saka yung mga Paquito Diaz. Diba? In fairness talaga sa ano. Pero daming movies din dati, no? Hirap din makapili ng mga favorite. Saka, dati talaga, parang mas ma-movie nga yung mga tao. Ngayon kasi nga ang accessible na ng ano ng
before the pandemic ha, syempre may Netflix, ganyan, or aantayin na lang mapirata kasi dati mahirap mapirata eh, di ba? Oo. Hindi madaling mag-download. So, paaabangan mo, papanoorin mo sa sinehan talaga yung movie. Yung movie. Tapos hindi mo nga, yun nga, tama ka dyan. Hindi ka di mo mababalikan basta kasi hintayin mo na lang ipalabas sa free TV. Oo, sa Cinema One. Ako sa Cinema One, sa free TV. Cinema One talaga ako nagka-catch up. Iba, saka iba. Ang mura ng sine dati. 60 pesos, 50 pesos. Ang naalala kasi mura, ko, 60 mura yung bilihin dati. Iba na ngayon. Ngayon mga ano na, eh, minsan, may mga 500 na ata ng, eh, ng sine. Hindi ka no? Pwede manood ng sine ng, syempre, pagkain pa. Teka, may pa-popcorn. Ayoko ng popcorn. Hindi ko trip ang, hindi ko trip ang popcorn kapag, kasi nasingit sa ano, sa ngipin. Eh, favorite kong popcorn. Ano, hot dog. Ako ay, ano, french syempre, fries. French fries. Ayang, ano, potato corner. True. At ano ba, nung 90s din, talagang aabangan mo din yung MMFF nung 90s to 2000s. Ikaw ba? Mahilig kami sa MMFF nun eh. Siguro ano na ako, ano, 2000s na. Yung, ano na, medyo kaya ng, kasi nga, as may tindahan, hindi kami nalabas masyado. Ah, kami pag Pasko talaga, buong family nanonood ng Enteng Kabisote. Enteng Kabisote. Kami naman nasa bahay na, lang. Kaya ang tanging ina MMFF yan eh. Pinanood ano una mong MMFF yan? Na pinanood, ang tanging ina. Hindi ko maalala kung Moro Ami. Di ba Moro Ami? Moro Ami, oo. Ito, iba rin yung mga Cesar Montano late. Pagka, Rizal. Oo, pagka MMFF. Grabe yung nangyari kay, ano, no, kay Cesar. Parang dati bet ko si Cesar kasi feeling ko kamukha siya ni Papa. Kasi albo, ganun. Tapos ano nangyari na doon kay Cesar Montano? Moro Ami. Pero ang galing niya din Bagong dati Buwan. Eh, di ba? Saka okay. Jose Rizal, ang ganda nun, nung pagkakaunang gawa niya ng Jose Rizal. MMFF ba ang ano, tanging yaman? MMFF. Eh yun, gusto ko rin siya. Gusto ko rin pala na movie yan. Kakaiyak din yan. Gusto na rin yung kakaiyak. Tapos parang may version niya yung Viva, Filipinas naman. Doon unang lumabas si Sara Jerónimo. Hindi ko yun. Yun ata yung una kong MFFF na pinanood, yung Captain Marvel naman. Ano, Regine Velasquez, Ogie Alcasi. Diba, bago na yun? 2002-2003. Talaga? Yes, te. Ayun ang unang pelikula ni Sara Jerónimo. Oh. Ah, bukod sa Princess Sara. Bukod sa Sara ang munting prinsesa. Ano? Kasi tinitignan ko yung listahan ng MMFF. Tama ako na Jose Rizal, MMFF siya, 1998. Nabalat ko to sa sine. Magic Temple is MMFF din pala. Ah, talaga. At saka Moro Ami. So, ito Muro pa ng mga Ami. Bet natin ay MMFF movies. Oh. In fairness naman sa MMFF movies, noon. Ano talaga? Noon. Hanggang ngayon, ako naniniwala pa naman ako hanggang ngayon, may mga quality films talaga. I mean, 'di ba? Hindi lang siya parang when para sa ano ba para sa pag quality, parang ganun. Parang hindi lang siya ay, entertainment. Ikaw, ano ba sa iyo? Hindi lang siya entertaining, parang ganun. Kasi definitely movie 'yun, entertaining na 'yan, 'di ba? Parang ginawa talaga 'yan to entertain, pero yung may ano ka, may take away. May mga take away na siguro naman sa walo sa MMFF movies, 'di ba? Meron at meron diyan na may mga takeaways tayo. Hindi lang siya yung pinatawak at pinaano. Pero yun nga eh, gusto kasi talaga natin. Sa dami ng problema ng Pilipinas, dami ng problema natin. Minsan gusto na lang natin na sabi nga, tumawa at sabi nga yung iba ay hindi na mag-isip. Kasi diba, may mga pelikula na mapag-iisip ka pa. Ako, pero ako, to be honest, bet ko ang mga napapatawa ko ng mga Vice ganda films. Totoo naman. Nakakatawa talaga. Hindi mo, yun nga, kasi minsan talaga din, bet mo rin talaga ng yung mapag-iisip ka na movie, yung talagang maganda yung pagkakagawa, yung medyo fan din ako nung talagang maganda yung mga story kasi. Pero may time na minsan ayaw mo naman mag-isip na movie. Okay na sa akin yung mapasaya lang ako, mapatawa ako, ng mga Vice ganda movies, ganyan. Ayun nga, depende rin sa mood. Hindi rin ako yung, meron kasi tayong mga ayaw manood nun eh, yung mga alam nilang basura movies. Pero meron talaga tayong mga basura movies eh. Oo naman. Hindi pinag-isipan. Sayang meron naman talaga. Ang pera.
Oh. Yung minsan ano, binangkla na lang sa artista. May mga ganun eh, no. Mabigyan kaya parang ito sila yung parang ano, ano nga yun? Strike while the iron is hot. Parang ganun yung ginawa. Mm. 'Di ba? Nabigyan ng ano. Pero that's life eh. That's business. Totoo. Pero yung movies naman nandiyan siya para to entertain us pa rin. Kaya at, oo. Ako naman, na-realize ko din na yung mga nagugustuhan kong movies, yung may feeling akong naramdaman. Mm-mm. Parang, kunyari, pag mga adventure, pag yung na-thrill din ako, pag natakot ako, pag na-touch ako, mag-okay yun sa akin. Pag wala akong naramdaman, yung hindi na ipadama ng movie na yung feeling na gusto niya ay hindi yun, hindi maganda sa akin yung isang movie, ang isang movie. Kaya parang yung mga nabanggit natin kanina ng mga movies nung 90s, yung mga napaiyak tayo, napatawa tayo. Napatawa. Kaya yung favorite natin. Napa-amaze tayo. Napa-amaze. Yung, kware, Magic Kingdom, Magic Temple, Ibong Adarna. Oh. Parang andun ka rin, adventure din sa'yo. Yes. So, parang kasing part din ng ano. Parang yun kasi yung ginagawa nung pelikula eh, di ba? Parang kasi unlocking ng screen yan, di ba? So parang feeling mo, kasali part ka ng movie, di ba? Oo. Yun yung ano. Yun yung, meron ka, ang ako naman sa akin, ang para sa akin, ayoko yung mga movies. Minsan kasi may mga movies na trying hard. Hindi ko alam, hindi ko masabi kung paano, pero sa sarili mo, alam mo na parang sobrang trying hard ng movie na. Minsan trying hard na magpaka-indie, trying hard na magpaka-ganito. Yung mga ganong bagay. Hindi so, natural. May ganon. Oo, hindi natural. Oo. Yun yung mga ayokong movies. Gusto ko rin yung mga movies na, yun, yung parang relatable. Relatable, nakaka-relate ka talaga dun sa storya or yun nga, nadadala ka. Na parang, kumbaga, tinitake ka niya sa parang ibang dimension while you are watching it. Saka parang kahit hindi, kware, hindi din relatable, hindi mo naman din yung na-experience, pero parang yung emotion na binigay sa'yo, parang na-experience mo na din, kahit hindi ka familiar dun sa feeling na yun. Gets mo ba? Parang hindi naman porket same kami eh. Hindi ganun eh. Parang basta kahit hindi ka nakaka-relate dun. Kaya hindi naman OFW yung magulang mo, pero sa anak, iyak na iyak ka. Yung ganun na feeling. Ayun ang mga nakakamis. Ibig sabihin yung mga movies kasi na tumatatak talaga. Kasi sarap yung mga movies na tumatatak, yun yung parang na pagkukwentuhan, yun din yung parang common ground natin minsan. Ang sarap kasi pagkwentuhan din yung movie, saka kung ano yung na-feel mo dun habang pinapanood mo yun, di ba? Kasi iba-iba rin tayo ng nararamdam. Oo. Saka, yun nga, may mga movies na maraming may gusto sa atin. Yes. Talaga. So, ayun, mga ka-Jaster, sana na-enjoy nyo to at baka may hindi na naman kaming nabanggit na mga favorite nyo na 90s to early 2000 movies ng mga bata tayo. Ang dami pa niyan. Pero, baka meron yung mga bomba movies. Uso yun. Di ba? Uso din yun. Mga Aramina. Aramina. Uso yun. Mga Rosanna Roses. Yung minsan napapasilip ka lang sa pinapanood. Tanda ko. Humabol pa. Machete. Tanda mo yun. parang sumikat din yung Machete. Si Alger ang naaalala ko sa Machete. Alger Abrenica. Teleserye na yun. Machete. Yung movie. It's either Cesar Montano at Garth Versosa. Hindi kayo maalala. So, ayun nga mga ka-Justice, marami pa to. Pwede kaming mag-isa pang batch na ano naman, 2000s. Like, eto na mga One More Chance, ganyan. Oo, yung, kasi ayun yun naman yung time na ang dami ng rom-com movies. Na ako din, sobrang fan ako ng rom-com talaga. Yes, ako din. Super I'm a fan of rom-com. So, if you like this episode, please follow Kodaseria on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilia. Yes, of course. And huwag niyong kalimutan, paulit-ulit na namin kayong nire-require na namin kayo na mag-send ang inyong, kung naririnig mo to letters, kahit ano pa, sa ating tinyurl.com/kudaserye, capital KNMT. At yun na, meron din kaming Instagram at Kudaserye. So, from Spotify, pwede nyo itong i-share at i-tag nyo kami sa Instagram. Yun lang mga ka-Justers at kakuda and ka-Legends. Bye! Hey, super enjoy. Bye!
Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description na kalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye!